your agreement with hell shall not stand. When the overflowing sewers shall pass through, then ye shall be trodden down by you. The time that it goeth forth, it shall take you. For morning by morning shall it pass over, by day and by night, and it shall be a vexation only to understand the report. For the bed is shorter than a man can stretch himself only, and the covering narrower than that he can wrap himself in it. For the Lord shall rise up in, as in Mount Perazim, he shall be wrought as in the valley of Gibeon, that he may work, that he may do his work, his strange work, and bring to pass his act, his strange act. Now therefore be ye not mockers, lest your plans be made strong. For I have heard from the Lord God of hosts of the sons of God, even delivering upon the whole earth. Give ye ear and hear my voice, hearken and hear my speech. The God of no man know all day to sow, that he open and break the plots of this ground. When he hath made plain the face thereof, that he not cast abroad the fitches and scatter the cumin, and cast in the principal wheat and the appointed barley and the rye in their place. For his God doth instruct him to discretion, and doth teach him. For the fitches are not threshed with the threshing instrument, neither is a cartwheel turned about from upon the cumin, but the fitches are beaten out with the staff, and the cumin with the rod. Bread for his fruits, because he will not never be threshing it, nor break it with the mill of his fire, nor bruise it with his horsemen. And this also cometh forth from the Lord of hosts, which is wonderful in counsel and excellent in working. Let's pray. Lord, na salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo pagpapala. Mahaba to Lord. Pabigyan niyo po yung pasensya. Bigyan niyo po yung katalinuhan. Kayo po malulati ngayong gabi, Panginoon. Maging maayos po yung preaching. Even mamaya, Panginoon, sa funeral. Bigyan mo ang lakas. Talino, Panginoon, at pagpapala. At kapangyarihan, Panginoon. Maligtas ang dato, maligtas doon. At ngayon, Panginoon, sa aming study, kayo pong mag-pala, mag-gagabay, Panginoon. Lahat po, Lord, kayo malunati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Hey, good evening po. Good evening po. Title po natin, medyo mahaba, no? Hindi naman. Discretion to the sober, not to the filthy drunkards. Tagalog. Ay, isa pa. Discretion to the sober, not to the filthy drunkards. Tagalog, yung pangunawa, para yan sa mga hindi lasing. Dapat nga ang title nito, lasing ka ba? Pero, pwede rin. Ha? Not to the filthy drunkards. So, ganda to kasi paulit-ulit po yung tema dito. Actually, yung mga lumang, matagal na dito. May preaching na ako dito, naalala nyo ba yun? Hinahanap ko siguro, hindi pa na-record. Title nun is Wonderful in Counsel, Excellent in Working. Na-preach yun sa Diadem. And then, dito. So, yun nga, hindi pa siguro recorded. But anyway, the same chapter. So, pero ngayon, ganun din actually yung focus ko nun sa learning. Kaya again, ang title lang, Discretion to the Sober. Sino dito nga sa school nyo pwedeng umiinom? Lasing kayo papasok. So, huwag nyo na akong gayain kasi nagawa ko yung kasi ewan ko lang. Yung college kasi medyo ewan eh. Sinasabihan na ako, ewan ko nga. Talagang hindi rin magandang ano. Anyway, magisiyan ko na yun. Pangit talaga. Anyway. Alita, discretion to the sober. So, yun, bawal yun sa school, kahit saan, sa church lalo. No? Pwede ka nang bumalik kung gusto mo. Kasi ang hirap niya, kahit soul winning, nasabi ko sa inyo, di ba, iwasan na natin, kaya. Kasi ang hirap kausapin niya. Nasubukan ko na maraming beses na hindi fruitful, medyo mahirap. Ngayon, kung nandun na talaga, may tatlong oras ka, di go. So, ulitin ko, discretion to the sober, not to the filthy drunk, but filthy. Mamaya, makikita natin gano'n sila kadumi. Okay?
Isa-isayin lang natin dito. Again, sa Isaiah to. Sino kaya itong ano? Sinabi naman dyan, Ephraim. Yan ay representative ng Israel. Okay? Later, sasabihin, the inhabitants of Jerusalem. So, alam na natin kung sinong subject dito, mga Israel. Okay? So, bakit sila? Eh, well, ganoon naman ang Isaiah. Talagang marami. Hindi lagi, ha? Pero marami dito. Naka-address sa kanila. May rebuke sila. Of course, parang tayo. Para matuto. Okay? So, may kita natin dito medyo malala. Pero paulit-ulit na tema dito yung pag-inom nga. So, sana after nito, wala nang iinom. Ibalak ba yung uminom pag laki nyo? Go, Prince. E paano, pag nakita mo yung ano mo, kapitbahay mo, ang saya-saya nila, oh, umiinom. Muso ka kung saan-saan. Diba? Ang pangit. Yun ang gayahin. So, pastor, alam na natin yan eh. Para nga lalong ano, mga babae, ganun din. Pag alam mong tumador yan, alam yung tumador, yun din yun. Toma, tawag nila dyan. Hindi ko alam saan ang galing. Toma. Oh, sa halahala, may mga ganun. May nasharean tayo ganun. Mga post sa Facebook, eh, ganun eh. Okay, so isa-isa lang natin to. Again, may yung tema nito. Pinapagalita sila, ni-rebuke sila. Pero, actually, isang sa tema nito, kaya ang ano natin, discretion to the sober, pinagko-contrast niya, no? Ito yung, dito na lang muna, yung mga matalino, yung mga pwedeng turuan, mga sober, matalino, masunurin, may utak, dito yan, ha? Hindi kayo, ha? Dito, kunwari lang, pag gumanyan ako, ito yung mga drunkards, ha? For tonight lang. So, paulit-ulit kasi dito. So, alam na natin to, pero ano natin, para ano yung intensity sa atin. At again, ha, hindi ko sinabing pag-lasinggero, wala nang pag-asang maligtas, hindi ganon. Pero madaming ganon. Kasi nga, makikita dito, parang naisira ulo niyan eh. Nagde-degrade po yan scientifically. Alam po natin yan, pag inom ka ng inom, nakakasira ng utak kasi alcohol, hindi yung ginawa pa sa katawan ng tao. Sa loob, ha? Sa labas, okay lang. Nasib ba? No? Sa kilikili daw niya nilalagay. Inaalam mo pa, ako din eh. Ayan, so, hindi sa utak, amen? Hindi iniinom yun. Kaya sabi daw, woe to the crown of pride. Itong crown of pride, dalawa to. Banda dalawang beses binanggit. Mamaya, yung diet din, babanggitin. Yung magka, ito nga, ito yung maganda, ito yung pangit. Ito yung lasinggero, ito yung sober, matalino. Tanga-tanga, eh, dito yan. Kaya sabi dito, woe to the crown of pride. Alam na natin yung pride, kaya abangan. Madalas po yan ang mga manginginom, tama ba? Mayabang. Doon may takot din niya pag na ano mo, pag mas matapang ka, di ba? Pero madami yan, mayayabang po yan. Pero kinakaya-kaya nila yung kaya nila, pero pag nakatapat din niya. Pero yan, ganyan po yan eh. Mayabang, alam din ang Bible yan. Kaya sabi dito, again, mga ladies ha, huwag na yung manginginom yan, mahina yan, loser yan. So, pwede natin siya lang, pero huwag mo ano. Hanggat maaari, iwas ka na agad doon. Ang dami pa naman dyan eh. Alala ko na yung post sa Facebook, sabi. The perfect boyfriend. Ano ba yan? Hindi umiinom, hindi mabababae, hindi nagsusugal, at di rin nag-i-exist. Sabi pa naman gano'n. Eh may nagsabi yung, hindi pa believer yun, hindi mo akong believer, sabi. Uy, marami pa kami dito. Ay, gano'n lang. Totoo naman, di ba? Minsan kasi gano'n eh. Kala mo lahat gano'n na. Kasi again, sa opisina, gano'n. Anyway. So, woe to the crown of pride, yung mayabang galit ng Diyos dyan. Bakit crown? Kasi nga po, yung crown, especially dito sa chapter na to, lalo pa na ho nila, yan ang pinagyayabang sa ngayon. Ganun pa rin, di ba? Kinakoronahan. Para mapagpanghari yung corona mo, talagang pinakamaganda yan. Ngayon ay, laos na yan. Pero ginagawa pa rin nata ngayon, hindi ko alam. Hindi ko alam eh, pero... So, mayabang. Tapos, paano na sabi yung mga drunkards yan? Sinabi to the drunkards kanina, crown of pride lang. So, pero tinukoy niya, ito yung mga manginginom.
Ephraim, again, Israelian, whose glorious beauty is a fading flower. So, tama naman. Alam nyo, yung Israel, may panahon na napakaunlad yan eh. Kahit ngayon. Nakamusta yung kakilala ko sa UK, tsaka sa Germany. Kamusta kayo dyan? Puro sa balita, gano'n, nagka-riot na dun eh. Sabi nila, ah, wala na. Lumipas naman na. Pero still, ba't gano'n? Yung ganda niya, dati yung Hong Kong, namanggit kasi yung Hong Kong, napakaganda daw nung, hindi ko yung nabutan. Hindi ko yung makakalimutan yung ating, ano dyan, yung may DH dyan, di ba, pinatay. Alala niyo pa yun? Ayan. So, ngayon, ginamtihan sila lang Diyos, ano sila? Laos na rin sila. So, parang ganito yon. So, maganda ka, pero ano yung fading? Lilipas ka rin. Ang ganda i-apply dito sa mga kababaihan din, na kalalakihan din. Diba, again, yung mga sikat ng panahon namin, mapangit na, natandaan na. Si Stallone, no? Diba? Kailangan si Stallone, si ano, lahat yun, si... Kasi lalakas. Ayun, papayat na. Si Arnold, mga babae, ganun din. So, huwag niyong pagyayabang yan, lalo sa Diyos. Amen? Gamitin niyo na lang sa tama. Yan, tingin sa kanila ng Diyos. Ang yabang mo, ang ganda mo, pero palipas ka na. Which are on the head, which are on the head of the fat valleys of them that are overcome with wine. So in paulit-ulit yung wine, strong drink, drunkards. Kasi again, nabanggit ko sa amin sa ano, pag Christmas party doon, ang bihira. Talaga namang inuman yun. Sila, mayroon pa rin hindi umiinom. Siguro nung last akong umattend doon, hindi na maulit. Go, karamihan. Siguro mga kalahati, umiinom, babae, lalaki. Pero kami, mga Indiano, lalakas daw. Hindi lahat. Pero, ganun. So, ano ginagawa nito sa opisina? In a way, parang ayos. Biglang ganito pala ang kasiyahan nila. Alam nyo, yung kasiyahan nyo, dyan yung may measure minsan kung anong klaseng tao kayo. Alam nyo ba yun? Yeah. Dyan kagagastos eh. Kaya tanong yung sinong tao, dyan saan napupunta yung pera mo? Na maginastos, iba, bakasyon, sa pamilya, may okay-okay yung pamilya. E paano kung sa ganyan mo ginagastos? Happy-happy, pinusunod mo. Dito nga kayo, mga to. Christian, dito. Nabalihin yung leg ko eh. Okay. So yan, so sinasabi ko lang dito, eh lalo na po sa kahit saan po yan. At madalas, yung mga mainginom na yan, baliktaran po yan, mayabang, mainginom, mayabang. Nagkakasama yan, hindi lahat ha. Pero, madalas, napakadalas po yan. Mayabang, mga extravagant, mainginom. Ngayon sabi dito. Pero ang ganding term dito, sabi overcome with wine. Ibig sabihin, natalo na sila. Ganun po yan. Actually, nung natuto rin ako niya kaso, nung una, takantaka ko, ano ba meron dito? Ang pait-pait, nahihilo ka pa. Parang di mo magagawa yung matinukan tao, pero meron pang ibang tumalo sa'yo. Psychology muna, psychology, spiritual. Nagpadala ka sa mga taong, ngayon, bakla ka naman, hindi ka umiinom. Ano yung inalaman nun? Eh, Jesus nga, umiinom, gaganyan yung, di ba, loko-loko. Pag sobrang loko-loko na, dara, iyaan na pa si Jesus, ma-blaspheme pa, no? So, never. So, ang picture dyan, kahit sa Proverbs, ganun din yun. Sabi doon, wine is a mocker, strong drink is raging, and he that is overcome thereby is not wise. Ganun na lang yung overcome, ikaw yung tinatalo. Ngayon, bago tayo mag-proceed pa, pwede mong i-apply ibang bagay dyan. Baka may iba rin kasing lumalasing sa atin eh. Amen? Yan, pera, fame, kayabangan, kayamanan, puro games, puro sarap. Minsan, nalulunod ka rin dun eh. Naasal mo yung mga lasinggero. Ikaw, lasing ka rin minsan sa ibang bagay. Kaya ipasok natin, huwag natin kakalimutan yun. Tuloy ko lang ha. Behold the Lord, hath a mighty and strong one. So, bakit pumasok yan? Actually, dalawa po yung ano dyan, interpretation, yung obviously, yung immediate meaning or interpretation dyan, ito po yung Babylon, or actually Assyria. Basta meron daw isang malakas, sino man yun, eh later tatalunin yung Israel. Assyria yon sa northern kingdom.
Pero pwede rin si Jesus yan. Mighty and strong one. Later, mabanggitin niya sa bandang huli. Si Jesus yung cornerstone. Malakas siya. At gagapiin niya itong mga sumusuway sa Diyos, mga Udyo. Okay? Amaya, sinabi ko lang yung pero ang description dyan, which is as a tempest, para daw bagyo, destroying storm, bagyo na naman, malakas ba yung bagyo? So, sinong binaha dito? Ayan, as a flood of mighty waters overflowing. Facebook, mayroon pa mga ganun na ano, diba? Tinangay ng baha. Kala mo, tubig lang yan, pag yung dami niyan. Kahit yung nabanggit ko ng isang preaching din, di ba yung bagyo nga? Hindi pwede pasabugan ng nuclear yun. Mas malakas pa sa nuclear. Hindi hinto yun. Napakalakas niyan. So, sino daw meron noon? Siyang Diyos. Kaya yung mayayabang po, makikita mo sa buhay nila. Minsan, hindi ganun kahalata. Iba lalo, sabihin din niya, magyayabang pa itong mga ito. Nakakita kayo ng ganyan, mayabang. Ano natin, sino mayabang dyan na, ano? Si Vice Pangit na lang. Kunwari, ang saya niya, di ba? Kunwari, ilang puro pagkasinungalingan yun. By the way, pista ata ngayon ng ano, Mama Mary nila. Puro kasinungalingan. Assumption na yun, di ba? August yun eh. Kasinungalingan. August something yun. So yan. So nakukuha niyo, again, ang immediate dito yung Israel. Pero pwede natin apply sa atin yan, lalo sa mga unbeliever. Pero sa atin din, siyempre, iba tayo. Pero still, mamaya sabihin dito, God's people yan. So applicable sa atin, huwag mayabang. Tuloy natin. Crown of pride, inulit na naman, oh, the trunkards of Ephraim shall be trodden underfeet. Kasi sabi ko kanina, masasakop sila. Sinabing trodden underfeet, tutungtungan. Paano mo tutungtungan yung bansa? Ganun, masakop. The glorious beauty which is on the head of the Fat Valley. Ano yung Fat Valley? Sabi lang niya maunlad. Maganda, mas masagana. Lahat daw yung naisisirain. Napaganda yan. Pero kagaya ng palipas na ganda ng bulaklak. And as a hasty fruit before the summer, which when yung haba nito. Yun, pero sabi lang parang yung frutas manapaka... Pag tinitingnan mo, napakaganda, di ba? Pero, kailan lang, sa balita na naman, yung mga kamatis daw, tinapon lang. Hindi na lang pinamigay or something, no? Gutom tuloy ako. So, ganyan po yung, ano, ang ganda lang tingnan niya, pero pag hindi na, gamit, nakakapanghinayang. O, again, pasok niya na naman sa sarili natin yan, di ba? Sa church, yan ang pinanghihinayangan. Wala, may young people tayo dito. Ganda-ganda. Kung na, si ano na lang, si Jamie na lang, kasi... Eh, malapit na eh. Nakakapanghinaya. Kunwari, ano nangyari? Nasayang lang, no? Either, pwede mangyari. Huwag naman, ha? Ayun nga, mabuntis naman, no? Magtanan. Minugulpi ka na, no? Sayang naman yun, di ba? Parang ganun daw, minsan nakakatuwa kaso, masasayang yan, nilamon agad, sabi dyan, no? Eat it up. O kaya naman, iba naman, ito naman ha, yung iba naman, nasobrahan naman, sobrang, hindi naman nakapag-asawa, hindi na sayang din. Wag naman din gano'n, no? So kaya, balance yan ha, ganun din, lalaki, babae. Wag naman kasi yung sobrang taas ng standard mo, wala na, mayabang din naman yun. Baka masungit naman masyado. May mga ganun eh. So, balance lang, okay? So, anyway, ganun yung Israel eh. Nasayang po sila. Tuloy lang natin that day. Ito, merong, again ha, Isaiah to. Lagi may, ano yan sa end times. In that day, shall the Lord of hosts be for a crown of glory. So, yes, may negative, pero ang Diyos ang pag-asa natin kasi. Kung nilalahit, minamak natin ito at talagang tinutuligsahan natin. Of course, mali yan eh. Mga lasing. Yung crown of pride nila, sira. Pero ang gusto natin itong sa Diyos naman daw, crown of glory. So, sino yung may crown of glory sa New Testament? Si Paul, lahat meron siya yan eh. Mga pastor. Tsaka mga minister siya sabi. Pero actually, kahit kanina yan eh. Paglingkod ka ng Diyos. Pero yun ang naalala ko, di ba? Crown of glory. Kay Paul, saka sa mga minister. Ganyan po yan eh.
Anyway, ang crown of glory din, kayo din. So, gusto ko sabihin dito, pero dito, ang crown of glory, ang Diyos, ang Panginoon. Okay? And for a diadem of beauty, diadem po, crown lang din yun. So, crown of glory, diadem of beauty, parallel. Okay? So, yun, nakakita na ba yun sa ating kinakanta dyan, di ba? Yung, hindi pa nga ganung agenda yun, eh, na? No, yung agenda lang talaga elaborate yung ano, ewan ko. Talaga yung mahal-mahal. Kasi daw, minsan, ano yun, eh, importante kasi magsusuot, ewan ko, talaga inusuot talaga nilang, ano, ceremony lang naman yun. Anyway, sabi dyan, pansinin nyo to, unto the residue of his people. Okay, may clue na yan, ha, paulit-ulit tayo sa Isaiah niya, may remnant. So, hindi lahat dahil ikaw ay anak ni Abraham, lahat kayo ay people of God. Oh, pero bandang huli ang papunta niya sa church po yan. Maniwala kayo sa hindi. Okay, alam na natin kahit si Abraham may iba siyang anak, di ba? Hindi, wala din yung pangako ng Diyos. So, hindi pwede anak ni Abraham ligtas, hindi. Spiritually, yes. Okay, pero si Iso, si sino isa, Ismael, wala naman yun eh. Yan yung iba pa. Okay, binibilisan ko lang. Yung iba kasi alam na natin eh. Pero marami pang lesson dito. Sabi nito, and four, a spirit of judgment. Ano yung una daw? Crown of glory, diadem of beauty. Ang Diyos yun para sa atin daw. Sa mga matututo sa Kanya. And then, spirit of judgment. Kasi sabi ni iba, masama mag-judge eh. Spirit of judgment nga ang Diyos eh. Ibig sabihin kasi pagkilala mo siya, nag-judge ka ng maayos, maganda, tama, righteous. Him that seated in judgment for strength. So, ang dami, no? So, diadem, crown, spirit of judgment, strength to them that turn the battle to the gate. Ibig sabihin, malakas ka. Ngayon, malakas ba kayo? Minsan, yung iba sa atin, konting ano lang, umulan lang, di na makapag-church, may assignment lang. Ano po karay? Assignment, trabaho, task, ano pa? Bisita, labada, ang ina mo naman. Amen? Minsan kasi ganyan tayo, ang feeling natin tayo lang yung ano, hindi, nangihina na yan pag ganyan. Lahat tayo dito nagtatrabaho. Tandaan niya, kaya isa sa mga bukod sa spirit ng Diyos, judgment, tama yung judgment. No, ganun din yun, eh, pag nag-judge ka na agad, ah, hindi mo na mag-judge kasi umuulan. Bihira. Maling judgment yun. Hindi galing sa Diyos yun. And then strength, kailangan natin yan. Tuloy ko lang ha. But they also have heard. Ayan, mapasok na naman yung wine. At ano yung mga wine nyo? Ayan, hindi kayo umiinom, pero meron games. Ano ba yan? Lust. Ano pa? Pleasure. Andaan yan. May lumulunod daw sa kanila. Kaya sila nagkamali. At ganitong, kung literal mong iti-take to, talagang parang sinasabi, yung kaya sila nagkamali dahil sa alak. Hindi, alak lang na yun. Si Solomon nga, di ba, nag-aalak din. Si David rin yung bandang huli, kamali siya eh. Si Noah, lalo na. Oh, so, huwag na nating subukan. Kasi ganyan po yung ano ng alak talaga eh. Kaya sabihin nila, pag kinausap pa lang, pinag-usap, eh, okay lang, moderate. Yan, pumapasok na yung panluloko doon. Gina-justify na nila, eh, konti lang naman eh. Pag may bisita lang naman eh. Pag may okasyon lang naman eh. Si Bad nga, may okasyon eh. Oh, dalawa agad. Oh. Yun din, Bad. Oh, parang wine yan. Kain. Oo, oh, kasi, Bad, eh, kung natuluyan ka, di ba? So, ako din, meron tayong mga ganyan na kailangan natin iwasan. Nagkakamali tayo dahil doon sa bagay na yun. Na kinukumpara natin ngayon sa alak. At yung alak po, maniwala ka, parang lalo pa yung mga pera, eh doon, madalas ang kumakain sa aming, ano, sarap ng kainan namin, ganun lang. Kasi nasa grocery, na Robinson. Alam mo, Robinson, galing, papaikuting ka. Makikita mo ngayon yung mga alak. Pinapaganda yung bote, pero alak lang naman yun. Eh, pag mapera ka, ano ba? Ito, ba't hindi ako umiinom? Inumin ko nga. Wala kang magawa sa pera mo. Syunga-syunga ka niyan. Ayan, so, naloko sila. So, again, ito yung mga, again, na hindi po to juice. Okay, ang wine pwedeng juice, pero itong tinutukoy dito, talagang alcoholic to kasi sinabi, strong drink and are out of the way. Sabihin, hindi yan sa dapat sa, hindi mo dapat ina-encounter yan.
mapapalayo ka sa ito yung direction mo dapat, mapapaganyan ka. Yung ibang lasing talagang literal gumaganyan. Pero spiritually or logically, pag lasing ka na o alam mo na, yan, puro games, ano yung inatupag mo na hindi naman dapat, kaso, kalabisa na at toxic na, ibig sabihin na ang tawag nila sa intoxicating, ganun yun. Alam mo yung toxic? Di ba ano yung nakakalason? Ang alcohol tawag nila intoxicating. At yung iba dyan, talagang tawag nila dyan poison. Alam nyo ba yun? O, choose your poison. Ibig sabihin, alak. So, kaya sila nagkamali nga eh. Inumin mo ba naman poison eh. The priest and the prophet. Pati priest, ayan ang nakalagay eh. Kaya po kahit mga pastor ngayon, pag sumisikat, pag ganyan, wag ka alam kung sino na. Hindi mo na makasabihan yan. Eh, red wine lang naman eh. Kami nagbigay sa akin red wine. Di tinignan ko, alcohol content, laki. Tinikman ko ng konti lang, alak eh. Tinapong ko na. Tinignan ko sa ano, nasa 1,000 raw yun. Anong pakialam sa ano, binigyan na lang ako 1,000, no? Pabida rin yun. Anyway. They are swallow. So, iba-iba yung description ng Bible, no? Kanina, earth through wine. Kanina is, ano yun, overcome. Ngayon naman, swallowed up. So, mag-iingat tayo dyan. At sa mga kaibigan din natin, huwag nating i-underestimate yan. Yan ang message ngayon. Kala mo, alak lang yan. Dali na sabihin na sabi sa Bible. Iba, kala mo, iniwala sa Bible. Pag naranasan nila yung saya sa inuman, puro sila mga matanga doon, puro kalokohan. Oh, ulitin-ulit natin pag birthday mo naman. Ganun yan. Excited yan. May mga sariling page yan. Sineshare nila. Okay? So, inulit lang, they are out of the way to strong drink. Naligaw na sila. They are in their vision. Literal again, ha? Pag may inom ka, lumalabo yung paningin mo. And the spiritual, ganun din. Para sa Solomon, kung sino man yan. Kahit matalino yan, kung sino politik, kung sino man yan. Maganda yung vision niya dati, magkakamali yan pag punay alak. Literal. And another way of saying that, they stumble in judgment. Talagang stumble, parang natisod. Hindi lang stisod, parang talagang si Biden, yung gumugulong. Saan daw? Sa judgment. May tama ka dapat gawin. Anong magandang judgment ba na, yun nga, saan kaya nadali ng pamilya ko? Sa iglesia ni Manalo? O sa Discerning Word Baptist Church? Saan kaya? Judge ka nun. Lasing ka spiritually. Dito na lang tayo, baka tulungan tayo nito ni Manalo eh. Atay ka na. Tuloy natin, for all tables, ito na siya sabi ko. Bakit din sila ako nagkamali? Sabi nung isa sa mga, totoo to ha, mga bata, gusto yung kahit sa nagtatrabaho, dapat daw maayos yung inyong place. Diba? Wag workplace, study place, dapat maayos, malinis, para ikaw gaganahan, makakapag-focus ka. Eh, pag inom-inom ka dyan. Diba, ganun eh. Hindi ka, magkakamali ka talaga. Hilo-hilo ka ba? Buti kung ano lang, suka. Saan ang galing suka? Doon, sa, na, yung mga taong lasinggero, yun eh. Nabanggit ko na sa inyo, sabihin ko na lang, yun nga, ako masukahin ako eh. Kasi si Peter, yun nga, suka ako ng suka na, nakakahiya, sa totoo lang. Kaya bisa, wala ka ng hiya eh. Nung ko rin, yung hiya ako nung kasi, may pinuntahan pa ako, tapos sa bus, tinuloy mo sa bus, gumaganong ka. Kung paano kung ikaw yung iba, matalsi ka nun. Hindi rin dati, natuto rin akong mag-ano, huwag nang gagayahan yung Yossi naman. Kalibasa, walang ala. Hindi ka. Siyempre yung mga nasa bus. Ako, asar na asar ako ngayon doon. Eh malala, sabi ko, nakakahiya naman. O sige, papatayin ko na lang. Nung pinatay ko yun, tumalsik ngayon yung mga ano. Di, pag ganyan yung alis, sorry mo. Ganun po talaga, no? Peste talaga ng lipunan niyang ano eh. Sa totoo lang. And I'm sorry for that, pero wala eh. Ang dumi. Filthy.
Kahit po tayo, naligo na, maliligo naman eh, bago ako tumabi sa asawa ko, ang bahong pa rin nun. Pag mga lasinggero, iba yung pawis niyan. Ang baho, bibig, naisira yung, sabi ng isang pastor, lumalaki daw yung ilong. Hindi ko alam, totoo eh, sabi niya eh. Oh, may condition na ganun. Oh, sabi ah. Kalali niya. Oh, tuloy natin, positive naman. Ano yung kabaligtaran nun? Nang madumi, syempre, malinis. Kaya sabi dyan, eh ang Diyos naghahanap ng tuturuan niya. Kahit tayo, di ba? Kahit dito sa church, sinong tuturuan natin, sinong atsagay natin, naalalayan natin, yung mga loko-loko, makikiusapan mo pang mag-church, sige na, huwag ka na uminom. Sige, inuman muna tayo. Hindi. Ang gusto mismo ng Diyos, sabi niya, whom shall he teach knowledge? Hindi yun sa mga sinapagkita natin kanina, hindi doon. Nasayang ka ng oras doon. At again ha, pasok nyo yung ibang ano natin sa kalasingan, nabagit nyo kanina. Pagkakarnalan, ang hirap mong turuan. Hindi mo paglaban yung church, ha? Sabi nyo, basic, very basic yan eh. Hindi mo paglaban. Para bang kukulain ka sa ano, ayaw mo maging 90, gusto mo 91. Marang... Wala na, alam mo, talo ka na nung pag ganun. Lagi sinasabi sa inyo. Yan ang labanan, hanggat tumanda kang Kristiyano, yun at yun pa rin. Sa mga pastor, ano yan? Yung mga yan, yung paikisama, doktrina, yung iba, hindi na binabanggit yan. Alam na nila eh. Pwede naman kami maging kaibigan eh. Okay naman, oh. Pero banggitin mo rin, sabi sa Bible eh. Kung talagang iron sharpened iron kayo, o ba't di kayo pag-usapan yung dahil yung pag-usapan? Amen. Kaya sabi dyan, who shall he teach knowledge? O, picture nyo ngayon, ganito kayo dapat. And whom shall he make to understand doctrine? So maganda po ang doctrine, ha? Knowledge, doctrine, turo yan na naintindihan dapat natin. Ha? Minsan, nai-reject natin kasi nga, foreign sa'yo eh. Bawal ganito, dapat ganito, ano? Mag-iisip ka, pero yung ibang hindi na agets noon kasi nga, hindi sila pasok dito. So, sino daw dapat? Them that are weaned from the milk and drawn from the breast. Pag sinabing wean, ito yung mga bata na, batang-bata, papag, ano sila, mature na sila. Ano nga bang, ano, ilang taon ba yan? Na we wean, parang 3 years old. Ibig sabihin, hindi na sila dependent sa nanay, gatas ng nanay. Yan daw yan. So, kumakain na tama, 1 years old, 2 years old lang, di ba? So, pwede mo nang pakainin ng kanin. So, hindi, wind na ang tawag doon. So, sino siya sa ito, mga bata? Hindi, tao yan. Na hindi ka na asal bata, utak batang Kristiyano. Okay. Gusto mo, susuyuhin ka lagi ni pastor. So, una, ganyan yan. Oh, bad. Atin ka, bad, ha? Masa ka, bad. So, umpisa, ganun. Kasi nga, batang Kristiyano, okay. Bira nung, 6 years ka na. Gusto mo, tatampo ka pa yung pastor pag di ka tinext. Huwag ganun. Hindi ka matututo nun. Amen. Dapat nga, sanay ka na pinapagalitan. Pero siyempre, ayaw mo, no? Gawin mo yung tama, paano ka pagalitan. Pero, yung dinidescribe dito na wind from the milk. O yan, sabi sa 1 Peter. Ayan. Yung milk is kinukumpara sa Word of God. Na simple. Pero may mga strong meat na tinatawag na Word of God din. So, kung gusto mong puro basic lang, dyan ka lang, para kang bata. Bonjing ka niyan. Okay? So, yung drone from the breast, ibig sabihin talaga nilayo na siya. Parang kahit yung mga kambing, ganyan din yan, eh, di ba? Pag malaka na, malaki sa ngipin, talagang i-reject ka na ng nanay mo. Yan. Ah, nasasaktan na ako. Yan. Ganyan, kahit kambing, ganun daw. So, laki-laki mo na eh. Kumain ka ng damo. So ngayon, mga Kristiyano, sino daw yung tuturuan ng talagang knowledge? Dapat nagmamature ka. At huwag kang mamimili. Sabi, pastor, oh, eh, sayo na naman, ano, tatapusin natin yan. Oh, mamimili ka eh. Pinipili ko rin naman ito, pero ito kasi, ano natin ito eh. Huwag kang mamili. Kung hindi mo maintindihan, sige, panoorin mo yung replay. O kaya, okay lang, tsagayin mo lang. Yun. So, huwag kang mapili, mag-mature ka para lalo ka pang turuan ng ibang bagay. At di mo matuturo, actually, paulit-ulit lang tayo, tignan mo.
For precept, dahil nga, bakit daw ganun? Kasi nga, ang precept, must be upon precept. Ito yung precept, sinabing precept, law, instruction, doctrine. Itong precept na to, dapat, nakapatong yan dito. Upon precept, line upon line, line upon line. Here a little, sino mga mag, ano dyan, kahit saan to, sa construction, sa pagluluto, di ba? So, inaalam mo, ano bang dapat dito? Tubig, gano'ng karami, ganito yung halo. Mamaya, lalalim pa tayo dito, kaya mga dalawang oras siguro tayo dito. So, ganun po ang matuto, hindi ka, gusto ko matuto agad! Tagal ko na matuto, eh baka mabagal ka, bilisan mo. Pag mature ka, makinig! Mag-isip! Nasabay ka na, nagbabasa ka pala, iniisip mo yung pinag-usapan natin dito, hindi bang bagay na walang inalaman dito. Ito medyo, sabi natin weird, pero actually, ano to, nangyari ito sa Acts, di ba? With a stammering lips and another tongue will he speak to his people. Medyo siningit doon, kasi pag sinabi stammering, yung parang, gano'n. So kaya kinumpara yan sa tongues, nung sa ano, sa Acts, and another tongue will speak to his people. So ano po yan, na sign po yan sa kanila. Yung nakapagsalita nga po yung mga disciple ng ibang language. So fulfillment yun ang ano. Pero dito lang yung again, yung immediate meaning interpretation nito, anong sabihin nun? Ibig sabihin, parang yung bata, di ba, minsan kinakausap mo mababaw lang. Mababaw lang kasi yung palang alam niya. Yun ang immediate interpretation dito. Kaya huwag kang maghahangad ng mataas na knowledge na hindi mo pa nga na-perfect, hindi mo pa na-master. Yun ang sabi dito eh. Okay? To whom he said that this is the rest wherewith you may cause the weary to rest and this is the refreshing, yet they would not hear. Ang lalalim na naman to. Ibig sabihin lang ito, ito na yung positive, tinuturoan na sila. At para silang rest, di ba, pinag-usapan natin yun na pwede kaligtasin sa Hebrews, pero ganito po yan, na merong mga iba talagang medyo mataas ang pangarap, hindi natin matapos to. Anyway, yung iba, pinipressure daw nila yung sarili nilang mag-memorize ang mag-memorize kasi ang target nila maging ganyan-ganyan. Bandang huli, nakakalimutan nila yung natutunan nila. Nung una lang yun, pumasa lang sila na exam. Kahit sabi sa IT, yung ano eh, dali lang kabisaduhin, pero hindi ibig sabihin na itindihan mo at ma-apply mo yun. So kaya ang nakikita ko dito, yung ang gamitin mong method ng learning, yung sa Panginoon. Precept by precept. Huwag kang masyadong maday, ganyan pa yun. Iba, magpapastor din, anong ginagawa na iba? Gusto pa, oh, ganda ang pastor to. Alamin mo. Nagayahin ko si pastor, pati lakad niya, pati style, pati... Hayaan mong aralin mo yung importante muna. Amen. Tapos pag natutunan mo, natutunan. Masyado kang pag minadali mo, hindi yun ang paraan ng Diyos, hindi mo makukuha yung dapat makuha. Okay? Yan ang sabihin nito. Bilisan ko na lang kasi napakayaman nito. No? Pero sana nakikinig kayo. But anyway, yun daw, maganda daw yun. Sabi, ayaw nila. So, yun. Pero, sabi, ang Diyos, ang pinaginamit sa kanilang method, ganun nga, dapat. Precept upon precept, precept upon precept, line upon line. That they may go and fall backward and be broken and be snared and taken. Medyo weird na naman yun. Hindi naman. Nangyari po sa Israel. Kasi nga po, ginamit din ng Diyos yung pagkalagpak nila, yung pagkatalo nila para turuan na naman sila. Unfortunately, yung iba ay nag-give up, iba. Pero iba natuto. Okay, so minsan ganito sa buhay natin. Minsan, bakit Lord, ba't ganito? Magtatapat lang ako, tapos ganito. Baka party yun ang pag-aaral mo. Amen? Amen. So obviously, kung ano ka talaga, matapad, ano, medyo hindi mo maranasin yung matinding ganyan. Okay? Pero minsan, expect mo rin. Huli natin, wherefore, hear the word of the Lord, ye scornful men that rule these people in Jerusalem. Yan ha, kaya Jerusalem yung usapan natin, Judea, Israel, and Judah. Ang sasabihin dito, so bumalik siya dito, yung mga scornful, yan, mga lasinggero din yan, madalas ng lasinggero, scornful, madalas ng scornful, lasinggero yan eh, hindi lagi. Pero nagkakatagpo po yan. So ano yung sasabihin sa kanya, ito yung bigat eh. Because you have said, you have made a covenant with death. Ang sabihin nun, mayayabang nga eh.
Nakakita kayo dyan, yung nagmumoto. Yung kanina lang eh. Nakabike pa eh. Kaya binusinahan siya ng ano. Nakita mo lang, andito ni isa, dito, sisingit ka pa. Gusto mo mamatay? Isang ganun yung Israel, parang niloloko nyo bang Diyos? Sinasabihan na nga kayo ng huwag ganyan, huwag ganyan. Sumisigaw na yung preacher. Ay, hindi. Hindi mo mamatay. Hindi nangyayari yan. May usapan kami. Hindi ka matayan eh. Huwag muna. Ayabang talaga nito. Kaya, ayabang po yan. So, anyway, mamaya, i-address ng Diyos siya mamaya, okay? So, basta sinasabi lang dito, when the overflowing scourge shall pass to, sabihin ng scourge, parang yung parusa na, okay? Scourge is hataw. Pero, obviously, yung mangyayari sa kanila, it shall not come unto us. Yan ang iniisip nila. Diba? Ay, may kalaban dito. Inaano na sabi ng anong propeta, gagamitin din. Hindi yan. Ito yung matindi. Sabi, for we, bakit iniisip nila na hindi sila mapalusahan ng Diyos? Kasi daw, for we have made our lies our refuge and our under falsehood, have we hid ourselves. Sa Tagalog, niloloko nila yung sarili nila. By the way, hindi sasabihin niya ng tahasan ng mga tao. Okay ka na, Catholic, sinasabihin mo, hindi yung mali yan. Iglesia ni Manalo, hindi yung mali yan. Hindi mali yan. Deep inside, alam nila mali yun. Lalo pag mali na yung paliwanag mo. Pag sinabi niyang, ginamit niya yung kasinungalingan para aming publihan, di ba? Ay, kami ang tunay na church kasi, ano eh, si Manalo yung ano eh, sugo at sabi sa Bible, binasa ko yun, sablay na sablay eh. Mahihiya ka talaga kung ikaw yun. Meron silang ibang dahilan bakit sila andun. Unless nabaliw na. Pero hindi, yung iba dyan, parang Catholic, ganun din. Kaya nga umiiwas eh. Mga, again, mga Baptist ding iba. Huwag natin kakalimutan yun. So, ganyan po ang tao pag alam nilang mali, pero pinagsisinungaling nila yung sarili nila. Ganyan po yung nangyari sa Israel. So, mag-iingat kayo dyan. Alam mo yung totoo. Ano sinasabi ng Diyos? Huwag kang mag-i-rely sa kasinungalingan. Tuloy lang natin. Therefore, thus saith the Lord God, behold, I lay in Zion a sure foundation. Ito, papasok na si Jesus. Ito ay nabanggit sa Peter, 1 Peter, and then sa Ephesians. Okay? Sabi dyan, meron, okay ha, ganyan pala kayo ha. Gagawa ako ng stone, sure foundation, tried stone, of precious corners. Anong kinalaman nun? Pag ito lang binabasa mo na, hindi mo kilala si Jesus, siguro parang figurative speech ang dating sa'yo. Tama rin naman. Pero natupad po lahat siya kay Jesus. Na, alam niyo nung ginawa kay Jesus, hindi siya kayang salagi ng mga pinakamatalino sa kanila eh. Laging pahiya. Amen. Kahit saan. Kahit kapangyarihan. Actually, nagpipigil lang si Jesus. Pwede nga silang patayin agad ni Jesus para si Elijah eh. Kaya hindi niya ginawa. Okay? He that believeth shall not make haste. So, yun nga, manampalataya. Hindi, pagligtas ka na, hindi ka na ikaw yung makikipag. Kumbaga sa... Ay, naghahabulan ng sasakyan. Ligtas ka na. Alam mo, dyan pala si Papa, iahatid ako. Stephen, ganun. Walang presyo na ano eh. Pag hindi ako makasakay, dyan naman si tatay eh. Ang hirap nung ganun, baka hindi ka matuto dun. Pero anyway, ganun eh. Isa, relax ka talaga pag meron kang sasandigan. Ayaw ganun tayo pagligtas tayo. Ah, uy, papatayin daw ako. Kaya niya, kaya yun. Siguro. Patay, ligtas ka na eh, di ba? Yun ang maganda dito. So, again, ha, nahagingan po even sa Isaiah. Tuloy ko lang. And your covenant with death, yan ang sinasabi nila, pinagyayabang nila. Ha? Usap mo pala si kamatayan. Ha? Sabi dito, pag sinabi disanal, alam niyo yung second Galatians 3, sabi doon, wala yan. Magsabihin, may agreement pala kayo. Wala yan. Hindi matutupad dyan. Sabi niya. At nangyari nga po yun. The overflowing, inulit lang niya. No? So, tadin ba that is. So, talagang nangyari nga sa Israel yun. From the time that goeth forth, it shall take you from the morning by morning. Ito yung medyo, again, interesting. Kasi pag hindi lang siya literal po eh. Yan lagi siya sabi sa Isaiah. May mga katuparan dyan na magtataka ka. Kung ang ibig sabihin lang yan is makasakop sila, ba't may mga binabanggit na ganito na hindi pasok dun sa context? Okay, kaya ang obvious yan ay spiritual na naman. Yung iba po natatalo araw-araw at
yung vexation. Yan, katulad nga ni Vice Pangan, yung mga mayaman sila ngayon, pero alam nila, deep inside, ang miserable buhay nila. Yan yung sign na talagang tinalo na sila ng problema. Okay? Binibilisan ko lang yung si Pastor Israel, alam nyo na to eh. Ito naman, for the bendition, daming illustration eh, no? Makakuha-kuha natin. So dito pa rin sa negative, yung negative, itong mga lasinggero or yung lasinggero, quote and quote, kinukumpara naman sila sa isang tao daw na parang maikli yung bed, okay? Ang hirap nung ganun, di ba? Gusto mo mag-stretch, lalagpas na yung ulo mo. Pati yung kumot mo, hindi sapat. So, pwede pinipicture dyan yung mga taong di paligtas na gusto nilang ligtas sa sarili nila, hindi naman mangyayari. Amen? Amen. Hindi ganyan eh. Tuloy lang natin, for the Lord shall rise up in, ito na. Mount Perazim, he shall be wroth. Pag sinang yung wroth, magagalit as in the valley of Gibeon, that he may do his work, his strange work, and bring to pass his act, his strange act. So, isabihin lang, may gagawin talaga ang Diyos nakakaiba. Okay? So, ano bang ginawa sa panahon ni Isaiah? Israel, siyempre, nasakop sila. Kala nila, hindi mangyayari talaga yun. Nangyari. At sa end times, alam na natin mangyayari. Mas matindi. Okay? Natuloy ko lang. Now, therefore, be not mockers, lest your bands are made. So, napansin nyo dito, kinakausap sila, tinatama lang sila, hindi naman sinasabing susumpay na kayo, wala nang magagawa eh. As a nation, may mga gawa sila. At ganun din tayo. Kung sabi natin may nagkamali, nagkamali talaga, hindi natapos doon. Huwag ka lang reprobate. Sana ka ng Diyos, may pag-asa. Kaya huwag mo nang gawin niya, sabi. Don't be mockers, lest your bands are made strong. Ano yung bands are made strong? Madalas mo nabanggit yan yung bands sa picture niya na is pagkaalipin. Okay? So, ganun din sa kasalanan po yan. Pag ikaw na tuloy-tuloy dyan, lalo ka mahihirapan dyan. Yung mga sinungaling, sinungaling ka ngayon. Nagsinungaling ka, isa, dalawa, tatlo. Di ba sabi mo ganyan? Ay, naku, hindi. Isinungaling ka na naman, lalalim na yan. Siyempre, lalayo ka sa maayos na tao, alayuan ka din. Mapunta ka sa mga sinungaling din, maglulokohan kayo. So, doon ka naiikot, eh di lalong yung pag-aalipin mo dyan, di ka na makalis dyan. Basically, yan sabi dyan. For I have heard from the Lord God of hosts, a consumption even determined upon the whole earth. Ibig sabihin lang yan, parang consumption is parang danger or parang pestilence. Naalala niyo yan, tuberculosis yung consumption, isa yung sa mga tao ng consumption. Pero yun lang yan, papanasahan sila ng Diyos. Okay? So, at actually, pwede mong ikumpara yun sa mga, again, sa England kasi yung, ano, sa UK yung, pinapahinggan ko rin kasi nga, ano nangyari dito, do, alam ko na. Ayun nga, kasi, kanya-kanya, yung mga politiko, pinagbenta sila. Siyempre, gusto pa pasokin yung migrant, kasi mura yan. Diba? Tapos, pwede mong gamitin yan sa ibang bagay. Hindi mo sasweldoan ng malaki yan. Pwede guluhin yung, teka, kababayan natin yung mga politiko ngayon. Eh, ganun nga, may nagkukonsume sa inyo kasalanan. Pagiging sakim. At ang hirap tanggalin. Kaya ngayon, nagpoprotesta sila ngayon. Para mawawala ito. Magkakabayan tayo dito. Hindi nila alam, gagawin nila eh. Yung mga Kristiyano may sagot. Kaso di mo may kinig yung mga yun. Sila nga yung pinaka-Christian ano dati. Ngayon, wala na eh. Inayawan nila ang Diyos eh. Paano ngayon yan? Ngayon yung parang na-picture dito. Okay, tuloy ko lang. Diba ako? Yan, bands made strong, for I have heard the Lord God. Consumption. Give ear, hear my voice, hearken, and hear my speech. Paulit-ulit, no? Paano nga sabihin, makinig ka sa akin? Ang galing ng Bible eh. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ganun din ang preacher, para makinig. Give ye ear. Makinig ka. Bigay mo sa akin yung tenga mo. Pakinggan mo yung boses ko. Makinig ka. Pakinggan mo yung sinasabi ko. Kasi pag hindi sinilakinig, parang bata, o kawawa, yan, ngayon hindi naintindihan eh. Kaya makinig kayo, pwede ba? Yeah. Kahit andito kayo nakikinig sa aking boses, minsan yung baka yung band, hindi nakikinig talaga. Tingnan mo anong sinasabi. Bakit ganun sinabi? Ba't pinaulit pa? May dinescribe pang ganyan. Ano yung gustong sabihin talaga ni Pastor? Yan ang nakikinig.
later magagaya mo na yan. Pwede ka rin mag-deliver sa iba. Pag nakikinig ka talaga. Anyway, tuloy natin, sabi dyan, dot na, ito, patapos na po tayo. May mga ilang ano to na lang. Punay mo natin literal na interpretation. Sabi dyan, dot na, ano yung plowman? Plow. Ito yung nagbubungkal. Sabi dyan, yung tagabungkal ba, anong ginagawa niya? Araw-araw ba, nagtatanim lang? Basically, sinasabi. That he open and break the clouds of it. So, hindi ka pwedeng tanim ng tanim lang kasi bago mo taniman yan, bungkalin mo muna. Anong logic na mamaya? And, sabi dito, and yet made plain the place thereof, that he not cast abroad the fishes and scatter the cumin. Yung mga cumin, fishes, mga party lang po yan ng at klase ng halaman. Okay? And then cast in the principal wheat. Ano yung principal wheat? Ito yung pinaka-tanim mo talaga. At yung pinaka-anim mo. Saan mo nilalagay yan? Hindi saan lang. And yung appointed barley, ganun din. Yung barley, yung appointed, sabihin, ito yung magandang honey, ilalagay ko yan sa particular na place. Ganun din yung rye, ganun lang din po yung parang wheat lang din yan. Nandiyan nyo? Pag nagluluto kayo, hindi nakahilera lang ganyan, baka ipisin yan. Inaalam mo sa mo ilalagay, kailan mo ilalagay. Ito naman sa 26, talagang ko naman mga message natin. So, ito. For his God that instruct him to discretion and that teach him. So, bakit daw yung mga nagpa-plow, yung nagtatanim, ba't alam niya yung ginagawa niya? Dapat magbungkal muna bago magtanim. Kasi ang Diyos ang nagsasabi sa kanya. So again, illustration po ito na dapat tayo ganun. Okay, tapusin ko na lang muna ito and then saka natin yun. For the fishes are not thresh, hindi, masyadong ano ito eh. Ibig sabihin, dinescribe niya lang dito yung proseso ng pagtatanim at pag-aani. Okay? Okay, ang hirap hindi niya pag ano mo eh. Pati yung pag may proseso yung alam niyo yung bigas, di ba, inahataw, pinapatuyo muna, inahataw, maalis, yung threshing, ganun po yun eh. Hinihiwala yung bunga sa dahon, saan man yan. Yeah, so, marami siyang pwede gamitin, minsan yung rod, minsan yung ano man yan. Okay? So, bakit nga ganun? Anong kinalaman na dito? Sabi ko na lang mo sa nila, sabi niya, this also cometh from the Lord of hosts, which is wonderful in counsel. So, ibang salita na lang, pag sinabing counsel lang, ganun din yun. Wisdom, ito yung sinasabi siya, doctrine. And excellent in working, maayos siyang kumilos. Ano yung pinag-usapan natin? Wisdom, discretion. Huwag kang parang lasing, pupunta ka sa church, or magbabasa ka, wala sa ayos yung utak mo. At maraming umaagaw sa attention nyo, di ba? Mapatala lang pagka sa Facebook. Mag-search ka lang dyan. Yung aking, yung main ano ko sa ano, may mga pastor din, may mga ano kaso, halo-halo. Paano malaman kung sino tama papakinggan mo at paano? At maging matalino ka. At yan, again, di na kukuha sa isang araw, isang taon. Tanong ka rin, subukan magtanong at huwag ka rin maaasar pag nagtanong ka, mali ka, mali yung tanong mo, parang stupid question. Hindi mo nga malalaman kung hindi ka nagtatanong. Huwag ka rin pikon. Huwag ka rin iwas naman masyado sa tanungan. Iba, ganun. Iba. Kaya tagal ng pasto, hindi nakuha yung mga bagay na dapat makuha. Bagit ko na sa inyo last time, di ba? Tanong, basta ano sa palagay niyo dito? Positive ba o positive? Naku, brad, may mga ganyan. Doktrina yun eh. Calvinism. Naku, iwasan natin yan. Malayo pa eleksyon. Eh, malapit na. Eh, pwedeng tanggi. Kasi nga, hindi nag-aaral. O kinulang sa pag-aaral. Iba yung focus. Anong klaseng pagtuturo gagawin mo niya kung di mo nakukuha yan? Sige nga. Nakukuha ba? Amen. Okay pa kayo? Wala pang isang oras, 3 minutes pa lang. So ulitin natin na anong title natin? Discretion to the sober, not to the filthy drunkards. Inaglayo po natin ito maayos, sarap tuluan ng estudyante, papasok maaga. Nag-aral, sabi gawin mo yung assignment mo ha? Opo.
Naligo na, maayos, nakikinig. Hindi kung ano-anong ginagawa. Saan tuluan nun? Talagang kahit ako, na, nag-fish ako dito, ibubuhos ko lahat. Diba? Hindi ako tatama na, may mga ganun. Alam ko sa public, ganun ba? Galam eh. So, yung sabing ganun. Hindi siguro, kasi ngayon, laki ng sweldo nila eh. Pero dati po, ganun. Ang liit ng teacher, no? Si Quinta yun na, nagmumurahan pa na. Medyo na-experience ko yun sa bandang ano eh. Abis, marang maniwala, mamamatay ka dun eh. Nandang ka nagturo. Anong dito minsan sa church, pag may mga tayong guest dito mga bata, mahina pa yun kasi dito may mic ako eh, iwan ko sa school. Walang mic eh, no? Kawawa kayo dun. Dapat talaga meron eh, kaso magkakarinig ka yung mga... Anyway, anong gusto sabihin doon? Yun, gawin yung kayo yung estudyante na sober. Sober, sabihin, one day kung ano-anong pagkalasing meron kayo. Pupunta nga sa church! Puyat ka naman sa kung saan. Ganyan-ganyan ka. Naintindihan mo ba? Mamaya, magtatanong ako. Maintindihan mo. Ayan, pag ilang taon lang yan, kayo na, nalaki na kayo, natanda na kayo. May friends kayo, gusto nyo ano, hindi nyo alam kung paano i-win. Hindi ka nakinig masyado siguro. Kaya makinig. Then, basa, pray. Ang ganda yung sabi nyo, wonderful in counsel. Ang galing pag ang Diyos ang nagturo. Kahit yan nabanggit ko sa end times, bakit ang iba hirap na hirap dun? May mga ibang subject na hindi naman ganun kahirap sa totoo lang. Kailangan lang ng time talaga, iba. Diba? Tiyagain mo, hindi yung sa'yo magtanong. Kasi iba naman yung respect for, ganun nakita ko dun eh, mga naniniwala sa ano, turo nung kung anong sinong sigat na tao, baptist pa. Ba't ka naniniwala dyan? Eh, magaling daw siya eh. Paano mo naman alaman? Paano mga masabing okay siya, tama? Dapat ikaw rin mismo, may capacity ka mag-judge. E paano kung di ka na idolater ka o kaya ano ka? Yeah, respect the person. Hindi mo makukuha yan. Pero kung di ka ganun, Bible lang, yung ano lang, basahin mo, intindihin mo. Hindi yung amen, kahit di mo naintindihan. Intindihin mo. Amen? Pero yun na, precept by precept. Huwag nyo sanayang kunwari yun. Asanay nyo kunwari si Julia. Naintindihan mo ba? Amen! Ano yun? Basta ang gano'n. Huwag ko na magtanong. Subukin mo. I-challenge mo para sa soul winning natin. Amen. Tagal naman. Patanggapin mo na yan. Ano? Di sayang lang. Bayaan mo. Intindihin niya kung wala. Di at least witness ka sa kanya. Hindi tayo tipong basta tumanggap. Hindi natin inaano yung binababa yung ating standard. Amen? Amen. Ganun yun. Nagkataong talaga medyo bagal. Mga bata, mabagal. Iba, mayroong ibang iniisip. Again, kung bumalik ka, mag-sorry nga, maano mo yan? Itabi mo muna yan. Mga kalituhan, makukuha mo yan. Pero, again, paano ka daw? Natalino, precept by precept. Ganun. Ngayon, ganun nga kayo. Parang may katayan sa ano. Ano yung kanta niya? Ano man yun? Ano kanta niya yung may ganun? Grow, grow. Yeah, grow, grow. Video. Yan, so yan, unti-unti. So huwag tayong maglasing. Huwag tayong maglasing sa equivalent. Kung ano man yung equivalent ng lasing. Maging lagi tayong handa. Sober, hindi tayo lasing. Kabalik tala ng lasing. Handa, nag-iisip. Okay? Hindi tayo papalasing sa kung ano-anong carnal na bagay. Amen? Ayan, ang Isaiah 28. So actually, yung preaching ko dyan, ang title yun, Wonderful in Counsel, Excellent in Working. Kaso hirap na hirap akong deliver nung kasi di ba ako sanay. Hanggang ngayon naman, di ba? Natitignan ko kung kailang ma-finish yun. But anyway, nakuha din natin ngayon. Amen? Amen. Tayo yung maglasing, tayo ay maging matalino. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. I pray na kahit mabilis lang, at least pwede namin basahin ito again sa mamaya or sa aming sariling time. Napakalalim, napakasustansya. Isaiah 28, I pray na makuha namin ang mga points dito, especially yung kung paano na matututo, kung kayo dapat na nagtuturo, ano ba yung paraan nyo, alamin namin, sumunod.
umiwas, Panginoon, sa mga intoxicating elements kung saan dyan sa mundo, sa libutan. Dito sa chapter nito ay nilalawan, parang alak na totoo naman, di naman itatanggi yun sa aming history ng mundo, kahit sa aming neighborhood, Panginoon. Hindi maintindihan bakit sila intoxicated dyan, bakit sila nahihilig dyan, na-addict. Hindi namin underestimate ang reality na yung pinaka-addict. Tulad ng drugs, kung ano man yan, at ibang bagay pa, nabanggit kanina. Sober kami lagi, Panginoon. At mag-isip, magtiwala sa inyo, Panginoon. Alamin, ano yung gusto nyo sabihin sa amin, at intindihin. At hindi, ang inyong spirito, Panginoon, nabanggit dito kanina, yun ang malagi, manguna sa amin, Panginoon. Alam po, Lord, gawin yung bawat isa again. Yung maralati at mag-iingat. In Jesus' name we pray. Amen.